si Rita, ang Bajaw Girl na sumikat sa social media at maging sa telebisyon. Dito niyo siya unang nakita, our own discovery. Pero alam niyo bang doon sa Tawi-Tawi, may bago rin kaming Bajaw na nadiskubre. Very talented at gifted pa. Ang showdown ng galing, makikita na natin dahil sikat ang Bajaw doon, Bajaw dito. Mga nanlilimos sa kalsada, sumasampa sa mga jeep para makahingi kahit kaunting barya. Sila ang mga tinatawag na Bajaw dito sa Metro Manila. Yung ignorance, kasi hindi natin alam kung ano yung pinanggalingan nila na paghihirap, mga challenges, di ba? Iniisip lang natin na talagang ganyan sila, pero actually meron silang pinanggalingang mahirap. Siguro yung judgmental nature natin, imbis na tumulong, mas madaling humusga. So, syempre, normal lang na maghusga dahil human nature yon, pero yung pagtulong sa kanila yung kulang. Pero alam nyo bang hindi talaga panlilimos ang kanilang alam at kayang gawin? Bajaw ay tinatawag ding mga sea nomads at kilalang magagaling sa pangingisda. Sa katunayan, mayroon ng 1,500 years mula nang mapadpad sila sa bansa. Siguro pag-aralan natin yung pinanggalingan nila. Ang tawag nga natin sa kanila ay sea nomads or sea gypsies, hindi ba? Ngayon, ang nangyari dahil sa siguro armed conflict or pollution, water pollution or climate change, or yung poverty, imbis na naging sea nomads sila, naging land nomads. Okay? So, lumipat lang sila sa lupa, and then, nag-spread sila all over the country. Ang mga bahay ng Bajaw nakatayo sa tabing dagat. Dahil mga sea gypsies sila, karagatan at yamang tubig ang pinagkukunan nila ng kabuhayan. Kasi mga bata pa sila, tinuturuan na silang lumangoy yung hanap buhay ng kanilang mga pirin sa dagat, yung pangingisda at saka pagtatanim ng agal-agal. Okay. Nasa 400,000 Bajaw ang nasa Pilipinas. 30,000 dito ang nakatira sa Tawi-Tawi. At karamihan sa mga Bajaw na nakatira dito sa Tawi-Tawi, naghahanap buhay at hindi umaasa sa panlilimos. Ang Bajaw sa Tawi-Tawi actually, unti-unti, they are already integrated to the limelight of the society. So may mga nakapagtapos na ng pag-aaral. Hindi lang nagtapos ng pag-aaral, kundi they also graduated magna cum laude with Latin honors. Nakilala namin si Ashman, ang pinakamagaling na maninisid na Bajaw sa Tawi-Tawi. Ang lalim na kaya niyang sisirin nasa mahigit 20 feet at kaya niya doon na tumagal ng 8 minuto. Ang talent na ito, minanaparaw niya sa kanyang ama. Nataguan natin ang tao ko ito magturon. Dito niya ako, siyempre ako tawad, tahiya. Siyempre ako takanda, takanak. Kasal ako magturon na pin. Ayan, nagpamakalam ko siya. Whatever ako magturon na niya, tako raing, darangan ko, kuwi, tarangan ko. Pagbalik ko, gasto. Maestro kung tawagin ang mga batang Bajaw si Ashwad. Siya ang kanilang guro sa estilo ng paninisid at pamamana ng isda. Naani na may kapanduan ko so wat kinaan na kasi ano, hena sa lialungay. Ay ka na may kapatapanad ko patungon ko. Isa sa kanyang naging estudyante, ang kanyang pamangkin na si Oswan. Nakasakasama na niya ngayon sa pagpunta sa Laot para manisid at manghuli ng isda. Ang talento ni Ashwad, tinuturo na rin niya sa mga kabataang Bajaw doon. Pinanduan ako si Tito, sino ako sa adya rin na da, maginang kalatan, sino ako sa adya, mga niya, bayan ko, buggo ko ako sa kudilaw. Katabang na maa ko, sali, ano ba, ahap ba.
si Maestro Ashwad ang tinitingala ng mga Bajaw divers sa Tawi-Tawi, dito naman sa Maynila, kakaibang karisma at kagandahan ang dahilan para makilala ang isang teenager na Bajaw. Natatandaan nyo pa ba si Rita Gaviola, ang nag-trending na Bajaw girl na malamodel ang datingan at naging inspirasyon ng mga batang Bajaw at kabataang Pinoy? Naku, Rita, nakita na rin kita sa personal. Nagulat ka ba na napakarami bigla ang nakakakilala sa'yo? Ang ating programa ang naging daan noon para matupad ang mga pangarap ni Rita. Matapos ang aking eksklusibong interview sa kanya, 2016 pa. Oh, teen housemates. Nakapasok din siya sa pinakasikat na bahay sa Pilipinas para sa Pinoy Big Brother Teen Edition Season 7. Siya ang kauna-unahang housemate na galing sa isang indigenous group sa loob ng bahay ni Kuya, na ipakita ni Rita na kayang makipagsabayan ng isang lumad. Dito rin nabuo ang kanyang loob para tuparin ang kanyang mga pangarap. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Actually, yung PBB talaga po, sobrang kabado ako nung time na pumasok ako. Kasi syempre, pumasok ako nung time na wala akong kakilala. And then parang nahihirapan ako makipagsabayan kasi mayayaman, magaganda, tapos yung mga pananalita nila. So, nung naano naman ako sa PBB, laking tulong din siya. Bakit po? Kasi as in doon ko nailabas yung pagiging mahiyain ko. And then nailantad ko na isa kong Bajaw. At nagsimula din doon kung paano kami natulungan ng mga tao. Panganay sa pitong magkakapatid ang tatay niya, dating mangangalakal ng basura. Ang nanay naman niya ang naiiwan sa kanilang bahay para magbantay sa kanilang magkakapatid. Pinagmulan po namin sa Zamboanga. And then, nung nagkagulo po sa Zamboanga, dito kami muna nag-stay sa Maynila para naging palaboy kami. Ayan, kami yung mga Bajaw na sumasabit sa jeep, nung namamalimay si nagtatambol. After nun, syempre, nabigyan kaming opportunity na nakakita kami ng bahay. Yun nga po sa Senat. Hindi inaasahan ni Rita na darating ang panahon na maiaangat niya ang kanyang pamilya sa kahirapan. Matapos maging instant celebrity dahil sa angking ganda, bumalik siya sa pag-aaral sa Lucena, Quezon. Pangarap niya kasing maging isang flight attendant o kaya raw maging isang pulis balang araw. Gusto ko mag-focus sa goal ko. So parang dun ako sa gusto ko, kung saan ako masaya, dun ako sa gagawin ko. Kasi unang-una hindi lang sa kundi sa sarili ko, hindi lang sa ibang tao. Siyempre, kahit nagkaanak ako, nandun pa rin yung pagtulong ko sa parents ko. Hindi pa rin nawala po yun. Kaya kailangan ko talaga kumayod ng kumayod para rin sa kanila yun. Nagkaroon siya ng sunod-sunod na modeling stint at karamihan sa kanyang inendorso noon ay mga skincare products. Sa hirap na pinagdaanan ng kanyang pamilya, hindi siya sumuko at nagsumikap. Ginamit ang oportunidad na ibinigay sa kanya ng showbiz. Sa ngayon, mayroon na silang bahay na tinutuluyan sa Quezon. Hindi na sa kalsada natutulog ang kanyang mga kapatid. Breadwinner ako sa pamilya ko, so sabi ko sa sarili ko, kailangan ko lumaban since breadwinner ako kasi ayoko bumalik sa paghihirap yung magulang ko, yung mga kapatid ko, ayoko talagang nakikitang namamalimos, ganyan. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko naman siguro yung pagsabayin at pag-aaral at ang aking pagtatrabaho. Naregaluhan na din niya ang kanyang ama na pangarap na motorsiklo at mayroon na ring maayos na trabaho ang kanyang tatay. Sabi ko sa sarili ko, ako na yung maging halimbawa. Ako na lang yung tumayo sa kanila ng bumoboses. Sa mga katulad kong Bajaw na nahihiya sila, na natatakot sila kasi inuusgahan sila ng mga tao. Gusto ko rin ipakita sa kanila kung kaya ko, kaya din po nila. Buong pagmamalaking ipinakita ni Rita ang kanyang buhay ngayon na isa na siyang ganap na nanay. Mag-iisang taon na ang kanilang anak na kapartner na si Jeric. So ayun guys, sa My Life po ulit kami mamayang. At sinasabayan pa niya ng pag-online selling. So meron tayo. Kahit anong mangyari, huwag natin kalimutan na magdasal, humingi ng gabay. At huwag mo rin kalimutan na mahal kita kahit kailan naman, di ako gagawa ng kalokohan. So supportahan kita sa lahat. So kung pumasok ka ulit sa showbiz, mag-pageant ka ulit dahil marami naman kumukuha sa'yo. Nasa sa'yo yan, so supportahan lang kita sa abot ng makakaya ko. Kahit nag
nagkaroon ako ng pamilya, hindi pa rin mawawala yung pagtulong ko, lalo-lalo na po sa mga kapatid ko. At syempre, habang buhay ko kayong mamahalin, kasi kayo yung dahilan kung ba't ako nandito, kayo yung dahilan kung ba't ako lumalaban. Thank you kasi kahit nagkapamilya ako, tinanggap niyo ako, minahal niyo ako ng buong puso, lalo na po sa anak ko. And ayun lang, lahat gagawin ko para sa inyo. Tumandamang kayo, pumuti man yung buhok niyo, nandito lang ako. Kung kailangan niyo ako, tutulungan ko kayo hanggat kaya ko din. Magkaiba man ang piniling tirhan at kinalakhan ni Narita at Ashwad, pareho naman silang naniniwala na hindi dapat ikahiya ang kanilang pinagmulan. Ito ang kanilang motivation dahil ang tagumpay sa buhay laging nakasalalay sa mismong kakayahan at kapalaran ng isang tao. Maghihintay lang ng tamang panahon at huwag sayangin ang ibibigay na oportunidad anuman ang iyong kinalakhang lahi. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!